Positibo ang militar na protektado ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang wanted bomber na si Basit Usman na nasa Maguindanao pa rin daw ngayon. Kaya pinalawig pa ng militar ang kanilang opensiba kontra sa BIFF. Ibandila mo Arian Apatan. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng mortar sa pinaroroon na umano ng BIFF sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao kahapon. Kanina, airstrike naman ang ginawa ng Philippine Air Force sa Barangay T sa bayan ng Datupiang. Pasado alas 10 ng umaga, nagsimula maghulog ng bomba ang fighter planes ng Air Force. O yung kanina na dumaan dito pang huli, umikot doon. Eh, naghulog sila ng, yun na, maya-maya may umusok na. Nung nagpalipad na, unang pinaputukan ito nung mga BIFF sa baba at nagkaroon agad ng airstrike doon sa grupo ng BIFF na nakita doon. Kahit sanay sa putukan, natatakot pa rin ang mga residente. Nawasak na ang ilang bahay na kanilang pinaghirapan. Sabi ko sa mga anak ko, mag-alis tayo dito. Tigilan na itong umpensiba para walang madami. Sobrang takot, tapos naiyak pa talaga kami. Tapos ganito pa yung nadatna na yung bahay namin sira. Depensa ng militar, BIFF ang nagpaputok ng mortar. Inaalam naman ng militar ang ulat na napatay ang 3 sa kaanak ng wanted bomber na si Basit Usman na nagtatago pa rin umano sa Maguindanao. Muli rin daw nagsanib puwersa ang grupo ni Commander Tambaho at ang BIFF na nagbibigay proteksyon kay Usman. Todo higpit na rin ang seguridad sa Maguindanao, Cotabato City at North Cotabato kasunod ng pambubomba sa Pikit North Cotabato kagabi. Aryan Apatan, ABS-CBN News, Maguindanao.